pakikipaglaban sa kadilimang moral. November 2. Sa mga makalangit na dako. Sapagkat narito, tatakpan ang lupa ng kadiliman at ng makapal na dilim ang mga bayan. Ngunit ang Panginoon ay sisikat sa iyo at ang kanyang kaluwalhatian ay makikita sa iyo. Isaiah Kapitulo 60 Versikulo 2. Ang kapanahunang ito ay nagbibigay ng malungkot na larawan sa mga taong ang mga mata ay nabuksan upang mabatid ang mga kasamaang nangingibabaw sa bawat lugar. Halos iniwan na ng takot at pagmamahal sa Diyos ang sanlibutan. Ito ang panahon na inihula ni Isaiah kung kailan tatakpan ang lupa ng kadiliman at ng makapal na dilim ang mga bayan. Marami ang naililigaw ng mga pandaraya ng isang salinlahing walang pananampalataya at nabubuhay sa kadiliman ng pagkakamali. Ang masamang espiritu ng kawalan ng paniniwala ay matatagpuan sa bawat lupa at pinapasok ang bawat antas ng lipunan. Malaya itong itinuturo sa maraming mga unibersidad, kolehiyo, at mataas na paaralan, at nakakapasok ito maging sa mga araling itinuturo sa mga pangkaraniwang paaralan at alagaan ng mga bata. Libo-libo na nagpapanggap ng pagiging Kristiyano ay nakikinig sa mga sinungaling na espiritu. Nangangailangan ang sanlibutan ngayon ng kahayagan ni Kristo Jesus sa katauhan ng kanyang mga banal. Ninanasa ng Diyos na tumayo ang kanyang bayan sa harapan ng sanlibutan bilang isang banal na bayan. Bakit? Dahil mayroong isang sanlibutan na kailangang mailigtas ng liwanag ng katotohanan ng Ebanghelyo, at habang ang mensahe ng katotohanan natatawag sa mga tao palabas ng kadiliman tungo sa kamanghamanghang liwanag ng Diyos ay ibinibigay ng Iglesia, ang buhay ng mga kaanib nito, na pinabanal ng espiritu ng katotohanan, ay magbibigay patotoo sa katotohanan ng mga mensaheng inihayag. Nangangailangan ang sanlibutan ng pagpapakita ng praktikal na Kristyanismo. Dahil silang nag-aangking tagasunod ni Kristo ay panoorin sa isang sanlibutang hindi nananampalataya, kailangang tiyakin nilang nasa tamang ugnayan sila sa Diyos. Upang tumayo bilang mga liwanag sa sanlibutan, kailangan nilang magkaroon ng malinaw na sinag ng araw ng katuwiran na patuloy na nagniningning sa kanila. Kapag ganap na inihiwalay ng bayan ng Diyos ang kanilang mga sarili mula sa kasamaan na anupat maibibigay niya ang liwanag ng kalangitan na manahan sa kanila sa mayamang sukat, at magliwanag mula sa kanila tungo sa sanlibutan, kung gayon ay higit na magaganap kaysa sa nakaraan ang propesya ni Isaiah, at ang mga bansa ay paruroon sa iyong liwanag, ang mga hari sa ningning ng iyong pagsikat, ang kasaganaan ng dagat ay dadalhin sa iyo, ang kayamanan ng mga bansa ay darating sa iyo. Isaiah Kapitulo 60 Versikulo 3-5. Tayo'y manalangin. Ama naming Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat, salamat po sa inyong biyaya. Sa gitna ng kadiliman ng mundong ito, kami po ay lumalapit sa iyo. Nakikita po namin ang mga kasamaan at pagdududa na pumapaligid sa amin, at ang mga puso ng tao'y tila nalulumbay. Naway ang iyong liwanag ay sumikat sa amin at sa aming mga buhay, upang maging mga ilaw kami sa aming kapwa. Tulungan mo po kaming maging tapat sa aming pananampalataya at ipakita ang tunay na diwa ng Kristyanismo. Naway maging halimbawa po kami ng iyong pagmamahal at katotohanan, na magdadala ng pag-asa sa mga nawawala sa landas. Bigyan mo po kami ng lakas upang ihiwalay ang aming sarili sa kasamaan at ipahayag ang iyong liwanag sa mundo. Naway ang aming mga salita at gawa ay magdala ng mga tao mula sa kadiliman patungo sa iyong kahanga-hangang liwanag. Ito po ang aming dalangin, alang-alang na lahat sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.